Kaya po sir, sino po ang inyong napusuhan sir sa pagpapangulo ng Pilipinas? But, pwede na ba tumakbong presidente to? Oh. Di ba pinano yan? Okay na sir, kagabi. Yung inurong ng hindi, ano? Hindi, hindi, neighbor sir, neighbor siya mag-withdraw. Paninira nila sa kanya sa ano? Oo, di ba? Hindi. Okay na po kagabi. Okay, okay na po kagabi sa ano ng attorney niya kagabi po. Okay, dalawa na po po siya. Magkutang nga ni attorney. Okay lang sir. Attorney kagabi. Saka to. Ano bang masabi mo sa mga naninira, ma'am? Ayun na po, magtago na lang sila pag lumabas si Bongbong. Kasi sa... Pag sinasabi, iba pa ho kayo, ano yung... Oo nga, labi ng papa niya. Ay, ipapalit natin yung nagpapahukay doon. Giko, di ba? Oo, Giko. Kasi ang sabi ni BBM, neighbor siya mag-withdraw talaga. Neighbor siya mag-withdraw. Ang iglesia ni Cristo, tingnan mo. Hindi pa nagpapasyal sa nagpamahala namin sa iglesia ni Cristo. Nag-declare na kami na mga iglesia ang aming landslide na yan. Wala na kami yan. Punta lang kayo kasi may... Si Ma'am Siawi ang yan. Dapat yan, tulungan natin siya na para manalo. Kailangan manalo si Marcos. Ma'am, naabutan niyo po ba siya, no? Si Pernil Marcos dati? Oo, 1976 I was grade 1. Maganda talaga ang pamumuno niya. Kasi ano, yung time namin ng 1970s, nagkaroon ng bagyo sa amin. Nagpaano si Marcos sa amin? Nagpaabot siya ng mga ano? Tulong. Mga tulong. Hindi lang umabot kasi gawa ng mga naninigil ira sa kanya. Ah, pero oo oh, nga, tingsa kami. Tingsa tayo ko lang. May? Ayan. Okay, sige po. 1977, grade 1 na ako niyan. Nabagyo ang lugar ng Nueva Vizcaya. Siya ang nagpa-interview sa tatay namin. Binigyan niya kami ng pagpaano ng bahay. Ah, bahay. At saka meron talaga nagbibigay ng mga mapagkain pag may bagyo. Ngayon, wala. Wala. Binabagyo tayo ng mga pagtatago nila ng pagkain, di ba? Oh, saan napunta yung mga ano ni Juan Yolanda? Hindi nila alam, tumulong pa si Marcos that time, si Bongbong. Hindi mo nagkaroon ng mga ano. Kaya lang, hindi siya pinapasikat ng mga media. Ano pinapasikat nila po ng mga dilawan pink? Ngayon, ang kulay niyan, purple na. Rainbow. Rainbow. Kaya dapat, ano inyo, mapalutang natin si Marcos. Ano? Ma'am, naniniwala ka ba ma'am na ano? Naniniwala ka ba na mamakita ko si Pedro Marcos dati sa parang martial law? Yung mga kumakalat ngayon? Wala siyang pinapatay kahit na isa noon. Ang pumapatay talaga ang mga dilawan. Oh, sabi nila si ano pa Marcos ang nagpapatay kay Dandy, eh, kay ano kay Ninoy. Ninoy. Hindi. Makikita mo sa mga previous history. It was not Marcos. It was the relative of Dandy. It was Dandy Kawangko who planned talaga. Ah, kaya pala hindi nila inimbestigahan. Eh, kaya kung talagang sila inaniniwala sila na ang pumatay Marcos, bakit hindi nila pabalik si Marcos that time at masagot niya kung ano man yung mga alinlangan nila. Oh, eh, ano nangyari? Sabi pa nga ni Marcos noon, disperse the people without hurting them. Anong sabi ni ano? Anong sabi ni Ninoy noon? Ay ni yung si Benigno Aquino. Sabi niya, if hindi mag ano ng freedom si Marcos, anong gagawin niya? Magkakaroon ng bomba na papasabugin. O, tingnan mo, taliwas pa lang. From this time pa lang, ang statement na ni Bongbong is likewise the same with the father. O, di ba? O, kaya, pagpunta yun. Ma'am, tingin niyo, ma'am, sino ka nagpasabog sa Plaza Miranda dati? Ay, sino pa? Di si Benigno Aquino. Yung mga history natin, alo, I am a historian teacher. Oh, alam yeah. ko, yung mga history nila ng libro, mga ano lang yun. Ma'am, katulad sa akin, ako yung nag ano ng elementary kasi yung nakalagay sa libro ay Bayanis ang mga Aquino at si Marcos ang mga mamatay tao. Gaano pa makatotoo yun ma'am since ikaw ay historic? Walang pinapapatay si ano Marcos, silang nagpapapatay kasi sila ang komunista. Totoo lang. Ako I was grade 1 that time. Walang ganyang pinapapatay si Marcos kasi pag-state pala niya ang pangangalaga niya sa mga Filipino people, okay na. Kasi si Benigno, pinaglalaban niya yung karapatan niya para magkaroon ng halo ang mga komunista mapasok sa bansa. Kaya nga nagkaroon ng martial law dahil sa mga oligarko. Oh. E paano pag pinayagan niya tayo? Ano mangyayari ng Pilipinas? Tsaka sabihin lang, hindi magnanakaw si Marcos. Even na hindi pa siya naging presidente, mayaman na sila. Yes! Totoo naman, totoo. Oh. Kasi history namin yan, history 1 to 4, di ba? Pag college ka, pinag-aaralan yan. Kaya kailangan
kailangan. So yung tinuturo mo sa mga students mo, mga katotohanan, taliwas doon sa nakalagay sa libro. Taliwas talaga sa mga nakalibro. Kung ang magiging historian natin ay yung living na magtuturo talaga kung ano yung nangyari before, ay talagang lalabas ang katotohanan. Eh siyempre, yung mga nabuhabanan sa kanya, may mga kasalanan sila. Oh. Anong ginawa sa mga bahay na Marcos nung naust sila? Oh, I was fourth year high school nung nagkaroon ng EDSA Revolution. Yung teacher namin makakagilaw. Oh. Pero kami mga estudyante niya, hindi. Oh, kasi naniniwala kami na Marcos pa rin ang talagang nagpabago rin ng atin. Pero bagong lipunan, tignan mo yung kanta niya. Oh, bagong lipunan yun. Oh. Pwede ba ating kantahin, ma'am? Naku, baka ako maano niya. Na nakakaano na ako diyan ko, meron ako dito. So, ma'am, ano bang inyong payo sa mga kabataan ngayon na Muslim talaga, nagra-rally sila regarding sa isang mga Marcos, mga diktador, magnanakaw, mga martial law, ganun. Aba, pwede, ano ba pwede mong ibigay na para magising sila, ma'am? Ang pwedeng ano natin may payo sa mga kabataan kasi parang nakikiuso lang sila kung ano yung nasa media. Pero kung ako sa kanila, they have to learn what is really the real na nangyari noon. Kaya dapat isipin ng mga kabataan na ang kailangan natin ay pagbabago. Kasi sinabi na noon pagbabago. Hanggang ngayon ba may nabago? Wala. Oh, ako, matagal na akong nag-ano sa gobyerno. Pero nung time na wala na si Marcos, wala na. Hindi na rin ako nag-apply sa government. Kasi nagturo ako private school lang. Paano nangyayari ngayon sa ano natin? Puro na lang pasok-sok. Kaya mga kabataan, kailangan nilang pag-aralan maigi. May sariling mga isip mga yan. Matatalino mga kabataan ngayon. Kanya lang nangyayari ang ginagawa. Kung ano yung makita. Brainwash. Sa social media, yun ang pinapalo nila. Pero, merong sariling isip yan. Ikiayon lang yan. Tingnan mo later on. Marcos pa rin mga yan. Kasi ginagamit sila. Nakita ko nga yung magbablog ka, may bayad pa. Oh, bakit sila magbabayad? Ibig sabihin, talo na sila. Yan. Kaya tayo dapat po, Marcos po tayo. Yan. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am.